okay lang. Kung hindi ka na, kung hindi ka na pinapalakpakan ng mga tao, okay lang. Kung ako na lang kasama mo, alam mo na sinuko ko yung buhay ko sa Panginoon. Hindi na ako umiyak dahil malungkot ako. Hindi ako umiyak dahil natatakot ako. Hindi ako umiyak dahil wala akong pag-asa. Umiiyak ako dahil nagalala ako, naging nagamit ako ng Panginoon ngayon. Alam mo, tayong lahat, wala tayong ibang yayabang sa Panginoon. Alam mo ba? Ako, sino ba ako? Peace lang ako eh. Sino lang ako? Ito'y balahan na niligtas ng Diyos, Jim. Alam niyo, magandang, pag naintindihan natin yung significance ng kamatayan o ang kahalagahan ng kamatayan ni Kristo sa krus, mawawala ang kayabangan natin bilang tao. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Creator of everything, nasa mundo lang tayo, parang alitabok lang tayo, lalabas pa tayo sa mundo, solar system, Milky Way, galaxy, ang planeta, ang buong galaxy ay sobrang laki. Para bumaba ang Panginoon na may likha ng lahat ng yan, ibigay ko ito. Sinapit sa krus. Binugbog, tinadyakan, tinuraan, hinama, gumugulong siya. Nabahan niyo ba yung Passion of the Christ? Tinatadyan, tumatambling, tumatalbog, binubuhat niya yung krus niyo. Binubuhat niya yung krus ko. Binubuhat niya yung krus nating lahat na dapat tayo na ito. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Lumabog ba siya? Bumaba ba siya roon? Sinabi sa kanya, kung anak ka na Diyos, bumaba ka na kasi dyan. Kung tayo yun, o ano ngayon? O, bumaba na ako, ano? Lumuhod niya sa harap ko. But then the Lord, tinis ng Panginoon para sa ating lahat. Diyos ako, pero hindi ko pinakita yung pagiging Diyos ko ng mga panahon dahil kailangan kong i-fulfill yung inuto sa akin ng Ama para sa ating lahat. Kailangan kong mamatay dito para sa kasalanan ni Jobert, ni OG, ni Pastor, mo, kayong lahat. Sabihin yung mga pangalan nyo. And now, ngayong naisip na tayo ng Panginoon, are we going to sit down and just talk about the goodness of the Lord for ourselves? Hindi ako niligtas ng Panginoon para umupo ako. Hindi ako niligtas ng Panginoon para magpakakuya Jobert na naman sa TV. Para magpasikat na naman at magkaroon na naman ng best comedy. Hindi ko na hinahangad ngayon yun. Ang hinahangad ko ngayon, balang araw, pag namatay ako, maabutan ako ng Panginoon na faithful at sabihin sa akin ng Panginoon, Jobert, talika na, good, may good and faithful servant, pasok na rito. Dapat tayong lahat. Sabi nga, to live is Christ and to die is gain. What word? What good is that word to us? Ganong significance ng salitang yun sa atin? Ganong halaga ang salita na yun na mabuhay tayo para kay Kristo at mamatay para sa kapakinabangan natin? Ang kamatayan bilang anak ng Diyos ay pagpapala, kapahingahan sa lahat. Yeah. Makapagpahingan tayo, wala ng COVID. Kaya habang nabubuhay tayo, gamitin natin yung mga buhay natin para sa Panginoon. Yes. Hindi tayo nabubuhay. Hindi ko sinasabi, I'm not here to judge you. I'm here to challenge you. Bilang anak ng Diyos, lahat ng ginagawa natin, tingnan natin palagi na katabi natin lagi ang Panginoon. Gagawin mo ba yan kung matabi mo ang Panginoon? Hindi ka ba magbabahagi ng salita ng Diyos kung katabi mo si Jesus? Lahat. Panonorin mo ba yan? Magsasabihin mo ba yan? Makipag-away ka ba? Alam mo, dami tinuturo ng Panginoon sa akin ngayon. Yung kayabahan ko sa pagmamaneho. Alam mo, sinabi ko, Lord, isang beses pa na magalit ako, makipagyabangan ako sa kotse. Yung kotse nga, iiwanan ko sa bahay yan, mag-commute ako na isang buwan. Didisciplinahin ko yung sarili. Kasi binigyan ng Panginoon sa akin yan para gamitin ko sa glory niya. At para makita ng mga tao na binigay sa akin ng Panginoon ko yan, para gamitin ko, hindi para ipagyabang ko, mag-commute ka pag nagyabang ka. Mag-commute ka. Hindi ko yung binigay sa'yo para magyabang ka. Hindi siya naman yung dating Jobert eh. Sana ganun tayo lagi. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang tuwing Linggo. Ang pagiging Kristiyano
Lunes hanggang Sabado at araw-araw, yung mga walang nakatingin sa atin, walang nakakakita ng mga ginagawa natin. Alam mo, isang pangako na natutuwa ako pala itong binabasa. Ito. Para hindi tayo magyabang, alam mo, minsan kasi sinasabi natin, naniwala na nga ako sa'yo eh. Ito na nga ako eh. Never tayong pumili sa Panginoon. Sabi dito sa John 15:16, you didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Wala tayong magmamalaki sa Panginoon. Hindi tayo pumili sa Panginoon. Pinili niya tayo para hindi tayo, wala tayong para sabihin natin, oo, ano nga nagdano sa'yo, pinili niya akin lang po. Imbis na pumunta ka sa mga kaibigan ko eh. Yun ba yun? Kung gano'n naman ang pananampalataya natin, sobrang babaw nun. Diba? Sabi nga, alam mo, tinan mo yung Bible ko ngayon, dumi. Dati na yung Bible ko, ang linis. Display lang. Ngayon, ang dumi. Diba? Ang sarap basahin ang salita ng Panginoon, diba? Ngayon, nagbabasa na ang salita ng Panginoon, pero hindi ko pa rin lubos maiisip kung ano eh. Kung kailan ako titigil dito. Pagkain ko na to. Sabi dito sa 1 Peter 4, so then since Christ suffered physical pain, you must arm yourselves with the same attitude he had. And be ready to suffer too. For if you have suffered physically for Christ, you have finished with sin. Diba? Bilang Kristiyano, naranasan natin yung persecution. Hindi masarap maging Kristiyano. Hindi madali. Masarap pala maging Kristiyano, sorry. Hindi madali maging Kristiyano. Akasarin ka, mumurahin ka, iiwanan ka ng mga kaibigan mo. Ultimo nga kamag-anak mo, iiwanan ka. Yung mga trabaho mo, dati nga, may nag-offer sa akin, hindi ba, nagmento ko. Kung mahalaga sa iyo ang mundo, offer ka lang ng ganito kalaking pera, papayag ka na eh. Pero tinanggihan ko, dahil hindi naman ako nagsusugal eh. Pinabukasan, binigyan ako ng Panginoon ng pagpapala, tinapatan ng Panginoon ng pagpapala. Eh. Kung may relasyon ka sa Panginoon, maniniwala ka na hindi ka niya mababayaan. Hindi ka magugutom. Hindi na namamatay yung mga ibon eh. Tayo ba mga anak ng Diyos? Kung ano tayo ngayon, nagagalak ang Panginoon sa atin, pumapalakpak siya. Tingnan natin palagi si Kristo. Kung tayo nangihina, lagi tayo bumalik sa first love natin. Naalala niyo na tumanggap kayo sa Panginoon? Tapos may gusto, naalala niyo yung araw na tumanggap kayo sa Panginoon. Umiiyak kayo, nagagalak kayo. Panginoon, thank you. Araw-araw natin, ibalik yung first love natin. Para tayo sinagot ng girlfriend natin, masigit pa dun. Kasi hindi lang tayo sinagot eh, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi ko nga lang, punta ako sa mga lugar na yan, Canada, Singapore, Palawan, ang ganda, palagi kong kinukwento. Bakit tayo mga Kristiyano, hindi natin may kwento na pupunta tayo sa langit? Uy, alam mo, pupunta ako sa langit. Ano ba meron dun? Maglalakad ako sa mga gintong daan. Merong mansyon na inanda ang aking Panginoon para sa akin. Pabubuhay ako kasama ang aking Panginoon na nagligtasarin. So, ang kasalanan ko. So, anong hindi natin kaya gawin pagkakasama natin si Kristo? Wala. Binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon to be bold. Maging ilaw tayo ng mundong ito. Alam nyo, pag nagbabasa ako, alam nyo, sabi nga ng Panginoon, be watchful. Pag tingnan nyo yung nangyayari sa paligid ninyo, dahil binigyan niya tayo ng babala. Di ba? Ano na lang ang hindi na-fulfill ngayon? Marinig ng lahat ng tao ang salita ng Diyos. Andiyan na yung rumors of war, famine, nag-aaway ang pamilya, anak sa kapwa-anak, magulang sa anak. May mga gera, may mga plague, may mga isa na lang palapit na ang Panginoon. Hindi kayo naghahanda. Hindi kayo natatakot.